Hey guys, it's me, Jello Pineda, your middle-class sneakerhead, and welcome back to another episode of the vlog. Today's video, we are going to do an unboxing of a sneaker that I recently picked up. Yeah, very excited for this one. And of course, a huge, huge announcement, kasi may nahanap akong thrift shop or vintage shop na nasa isang secret location. And of course, few updates for our channel, and this is our Saturday vlog. I'm very excited for this one, and stay tuned. Thank you so much for checking on this video today, guys. And I do hope you guys are having a wonderful day. Kung bago ka dito, please make sure that you are subscribed to my YouTube channel. And kung matagal-tagal ka na rito, tol, thank you so much. I appreciate you being here. Maraming salamat, tol, sa lahat naman nagko-comment. Sa lahat naman lagi nandyan. Yung ibang nakaka-chat-chat ko dahil may naisip akong isang napakagandang content na pag-usapan. And I'm gonna do that in the next couple of episodes, no? But for this specific episode, guys, we are going to unbox one sneaker. But before we go to that, guys, meron akong i-announce. So, si Talkative PH kasi, guys, syempre, dahil nagkaroon na naman tayo ng panibago lockdown, hindi naman pwede magpunta sa mga bahay-bahay, nag-iingat na naman yung mga tao, which is tama lang din naman mag-ingat tayo. And nakahanap siya ng isang tropa na nagbukas ng shop. And yung shop na to, guys, is located dito lang sa may Holy Angel Village. Holy Angel Village Phase 2. Meron yung 7-Eleven sa harapan. Tapos sa may bandang loob, may makikita ka na vape shop. Nakapag-collaborate siya sa owner ng vape shop at naglagay siya ng pop-up. Alright, so yung pop-up na yan, guys, mas mura basically ang mga items natin dyan. Ang mga items ni Talkative. Yung mga available stocks niya, yung mga tie-dye shirts, yung mga shorts, yung mga pants. Ang gaganda ng mga pants niya, meron tayong mga straight cut na usong-uso na ulit ngayon. So nandun lahat, nandun karamihan, at even yung mga shoes or yung mga rep sneakers na pinaconsign din, eh nandun, naka-display. So let's check on this clip bago tayo mag-unbox ng sneaker for today. What's up, Brody? What's up, guys? Ano naman to? Welcome! Welcome to the newest pop-up shop! Alright, so guys, nandito tayo ngayon sa may Holy Angel Village. Phase 2. Phase 2, yes. Phase 2 sa may 7-Eleven. At dito lumipat, meron tayong pop-up shop ng Talkative Brody. What's up, guys? Visit this, guys. Alam nyo na sa mahilig mag-bake dyan. Ayan, ang daming juice, oh. Merong tang, merong itokla. Oh, itokla. Iba-ibang klase ng mga juice. Pero may chaki tayo dyan. May chaki. Ayan, oh. Ayun, nga, no. May chocolate. Chocolate body. Tapos, syempre, may sapatos sa taas. Ito pa yung mga stocks natin sa store. Oo, sa shop natin, sa garahe natin dun. And of course, syempre, guys, kung gusto nyo ng, gusto nyo ng, visit yung shop, pwede bang online pande? Pwedeng visit, syempre. Kung malapit lang kayo, guys, I think pwede naman deliver kung around this area lang kayo. Pero kung taga Mindanao na kayo, hindi na pwede. Yeah. Ikaw, boss, i-plug mo yan, Facebook page. Ayan, Facebook page. Visit lang po sa Vape Tavern. Vape Tavern. Sige, link ko sa baba. Link ko sa description ng kanilang Facebook page. Meron silang mga mods, meron silang mga juice. At meron tayong mga damit, meron tayong mga sapatos, ano pang inaantay nyo, guys? Yes, guys. Pero di ba lang sa bahay, di na muna. Mas naka-sale dito, guys. Sa bahay, di na muna tayo eh. Kasi mahirap na, alam nyo naman, guys. Ayaw din sa bahay na may pumupuntang tao. So, eto, meron tayong pop-up store para sa inyo, guys. Tsaka, of course, kung pupunta kayo dito, guys, make sure na, ano tayo, physical distancing and wear your face mask.
Alright guys, so ayun nga, yun ang bagong, di naman bagong shop, kumbaga yun yung pop-up shop niya. So for now, ganun muna magiging ano natin, kasi mayroong ibang mga gusto magpunta dito sa pwesto dito sa Severa, Bacolor. Kaso ang problema, dahil nga medyo mahigpit, hindi makapunta. So nilabas na lang muna ni Dio ang Talkative PH, and of course, I do hope supportahan nyo. And kung meron kayo nagustuhan, go ahead and message them. They also do shipping yung sa vape shop. I will link the Facebook page on the description just in case may nagustuhan ka sa mga juice nila. For those vapers out there, huge shout out, thank you so much dahil in-invite nyo ako dyan. And I wish na nakapag-vlog ako na mas matagal, kaso medyo nagmamadali din kanina. Ngayon, I was able to pick up this pair right here. Ito, mag-unbox na tayo. Excited for this one. I saw this one being sold on Facebook Marketplace. Ito siya. Pack. Boom! This one is a Nike sneaker. And I think parang, sabi ko sarili ko, parang gusto ko na mag-last pick up. Parang bago ako mag-totally magpahinga muna sa sneakers. Pero, nung nakita ko to, hindi ako makatiis. So, ito siya. This one is a Nike sneaker. Of course, kita naman sa box, you have that classic red Nike box, and minsan napapaisip ko parang tama na, tigil na, huwag ka nang bumili. Pero meron talaga lulusot, lalo na kapag pumasok siya dun sa price range na willing ka na bilhin siya, no? So, again, this one is a Nike Dunk Low, and let's go ahead and open the box, and here it is! So, open natin. Boom! Ito siya! So, this one is the UNLV Nike Dunk Low. Ayan, Nike Dunk Low. And I got this off of, again, isa sa mga sneaker groups sa Facebook or, yeah, Facebook Marketplace. So, nakita ko, the guy was from Pampanga. Malapit lang, nag-meet up kami, and mabilis lang, kinuha ko agad. This one, again, is the UNLV Nike Dunk Low. One of those better colorways than Nike Dunks. And alam naman natin, the hype on these right now is insane. Really crazy. So, actually, ayoko nang gumawa kasi talaga ng actual video or gumawa ng let's say, review ng sneaker to, kasi alam naman natin na, well, basically, alam natin kung ano yung materials or something. So, ay kumbaga parang naisip ko lang, unboxing na lang, tsaka siguro my thoughts on this sneaker right here. Way back in 1984 yata or 1985, nagkaroon ng parang Be True to Your School campaign ang Nike, and puro mga dunks, mga dunk high, no? So, kumbaga parang university colorways, merong for Michigan, merong for Las Vegas, iba-iba. And this is one of those, I think, in my opinion, no? I think isa ito sa mga pinakamagandang colorways ng dunks na lumabas. For the simple reason, of course, it's red. Tapos, overall combination of this sneaker. Of course, this one is reminiscent to the Off-White Dunk Lows that release. Actually, it's almost the same sneaker. Wala lang yung indentations na Off-White. Wala yung tab dito. Wala yung extra laces all over the sneaker. Plus yung paragraph and so on. But overall, it's still the same sneaker. Meron akong mga dunk highs dito. Although, yung mga usual lang na non-hype talaga. I'm not saying that this one is hype, pero this one usually sells for at least 9,000, 10,000 pesos. And I got it for a really, really, really good price that I was willing to pay, no? So, huge shout out din sa seller, bro. Thank you so much for this one. Siguro my overall thoughts on the Nike Dunk. Apart from yung mga ginawa ko ng mga reviews, the leather quality is not great. What do you expect for a 5,000 peso sneaker or 4,995? Yun yung retail price ng mga to. You can't really expect good quality leather sa mga to. And by the way, this one is used. I bought this one used, and this was used inside the house kasi hindi lumalabas yung owner. So, ginagamit-gamit lang niya sa bahay. Which is ayoko, I tend to do as well, except for some pairs na talaga hindi ko sinusuot. Parang pan-display piece lang sila for now. Pero alam mo, overall, this one is for keeps, I guess. Saka parang yung red and gray overall aesthetic nito. Ang ganda nito with brew socks, of course. Maganda nito with tapered pants and so on. Ang daming fits ang pwede for this particular sneaker. I'm just not impressed with the overall leather kasi medyo plasticky, medyo ganun yung vibe niya, medyo rough. Or di naman rough, parang hindi ganun kalambot, and you can't really expect the same quality on Jordan 1s and this. Although ang maganda kasi, alam mo yun, because it's very similar and very reminiscent to a Jordan 1 sneaker, even the outsole overall. So it's parang, alam mo yun, it's lower than your Jordan 1, pero the hype right now on these is insane, man. Isa sa mga pinakanagustuhan kong parts ng sneaker na to is the laces sort have that sort of parang dots all over. Parang medyo yung hindi siya flat na red. Ito, meron siya parang speckles or iba't ibang mga dots. The moment that you look closely, din mo lang makikita na meron pala siya mga dots na maliit. Which is, alam mo yun, ang ganda as an Easter egg. Or para something na hidden na hindi usual na nakikita. So on feet, these guys are size 11.
nung una medyo natakot ako kasi yung kinuha kong itong All-Star Dunks na nandito, yung kinuha ko kasi medyo ano, medyo malaki talaga. Kaya parang nag-hesitate ako nung una kasi it's a size 11. Yun, size 11 siya. Sobrang laki niya sa akin. So I needed to use thick socks or at least maglagay ako ng padding sa loob or extra insole. For this one, hindi ko kinailangan. Okay lang siya kahit medyo maluwag siya ng konti. Hindi siya yung parang lilikot yung paa mo sa loob. So okay pa rin siya. It still has that foot containment even if medyo mahaba-haba siya. No? Slight lang naman. May true to size, size 10. Isa ko naman Dunks na Vast Gray. Kumuha ako ng true to size, size 10. Fits me well. Medyo snug siya, pero okay pa rin. And then nung tinry ko to, size 11 on the lows, I think it's better. I think meron kasi talagang sort of, ano, sort of sizing differences when it comes to the Dunks. If you want me to do a sizing video or a parang overall sizing ng mga Nike Dunk, let me know in the comment section down below and I will do it. And of course, the difference between the high and the lows, when it, especially when it comes to the overall fit of the sneaker. Kung meron ka bibili na Nike Dunk lows, out of the tons of colorways na lumalabas ngayon, out of yung mga iba't ibang mga hype sneakers ngayon, kumbaga parang hindi siya super hype, pero alam mo, when it's a Dunk, titingin ka talaga, no? One of those colorways na hindi mo pagsisihan na pinikap mo. And again, this one is the UNLV or University of Las Vegas colorway. So yun, that takes care of our unboxing and our secret place or secret thrift shop. Yan, si Toka TV. Meron tayong mga updates. Of course, if you are just here for the unboxing, you can go ahead and click away. Thank you so much again for watching. And syempre, this next part will be yung parang pinaka-updates ko sa channel natin. So basically guys, napansin nyo, medyo nag-slow down ng konti yung pag-upload natin ng videos. Hindi na kagaya nun before na talagang 3 times a week, 4 times a week even. Medyo ngayon, medyo nag-slow down talaga. And I must admit, kasi medyo na iba yung focus din. Aside sa, syempre, sinumulan ko si Ponchie's Playtime, yung channel ni Alfonso, ang aking baby. If you haven't seen any of those videos, I'll link his channel on the description or I'll link a card on the top of the screen para panoorin mo. Kung meron kong kids na gusto ng mga YouTube videos, please go ahead and watch that out. Baka mag-enjoy sila and thank you so much kung magsasubscribe kayo. Ngayon pa lang papatingin ko na ako. Pero mga nag-i-invite din sa akin talaga na, alam mo yun, may mga nag-i-invite din talaga sa akin na mag-vlog sa labas, pinapapunta ako sa mga shop nila. Pero recently, tumatanggi din. Di naman sa tumatanggi, pero syempre, pinapark ko muna. Like, sasabihin ko, wag muna ngayon. Pero in time, pupuntaan ko talaga sila. And I really want to give you the best content ever. Meaning, alam mo yun, yung usual natin ginagawa ko, saan makakahanap ng murang ganito, saan makakahanap ng murang ganyan, yung mga thrift shops, vintage, sneakers, sales, and so on. Gusto ko talagang gawin. However, dahil sa ongoing situation natin ngayon, ilang talaga, syempre, ilang din talaga ako nagawin yun. That's why hindi talaga makagawa ng mga videos. And of course, I try to, alam mo, meron akong mga videos na nakasulat, meron akong mga content na nakasulat. It's just that, meron talagang time sa, this is the dip eh. I'm in the dip right now. Hindi masyado pumapalo yung mga videos ko. And yet, I still try to, you know, make a video each and every single week for you guys. Yun nga lang talagang hindi lang ganun kalakas yung palo ng videos unlike nung mga nagpupunta ako sa mga sa labas. Pagpasensya nyo na guys kung mahina yung upload natin. Actually, one reason ba't nagbibigay akong update kasi there were, sabi natin mga 5 to 6 people na yung iba nagko-comment sa mga dati kong videos na sinasabi, sana ganito yung mga videos natin ngayon or sana mapuntahan na natin ulit yung mga gantong klaseng videos. Isa naman, namimiss ko na yung mga gantong klaseng videos, yung mga lumalabas tayo, nung pumunta tayo sa mga shops. Ako din, I really do miss it, guys. Namimiss ko na talaga yung lumalabas. Namimiss ko na talaga yung nakikipag-interact sa ibang tao. It's just that nowadays, it's really scary to do that. Sobrang nakakatakot dahil sa, alam mo yun, sa ongoing pandemic na to. Coming from someone na nagkaroon na ng ano sa family, 'di ba? Nagkaroon na ng casualty sa family namin ng COVID. Kaya parang mental, kahit sobrang stuck up. And of course, I'm voicing out right now. Siguro dahil parang stress reliever ko to. And ang dami kong magagawang content dito sa bahay. Pero alam mo yung parang namimiss ko talaga yung lumalabas. Pero at this point, dahil hindi talaga, I'm not doing it. Di ako masyadong lalabas. I mean, lalabas ako for a few minutes lang. And then, that's it. Even yung pagpunta ng mall, guys, talagang ilang na ilang talaga ako, as in. And I do hope naintindihan nyo kung bakit ganun. Sa mga nagko-comment, na-appreciate ko yun. Hindi ko inaano. Na-appreciate ko yun, guys, na yung, alam mo yun, na namimiss nyo yung mga dating mga videos natin. And ako, I really do miss it too. As much as possible, gusto ko talagang puntahan yung mga shops na yan to let you guys know kung anong available sa market ngayon. It's just that it's not feasible for me.
at the moment. Kaya parang, alam yun, chill lang muna tayo dito sa bahay. And I really appreciate you kahit yung mga ganong klaseng mga videos lang, yung mga unboxing lang na kung ano-anong stuff, eh, pinapanood nyo pa rin. So, I really, really thank you for that, man. So, ayun, and then last but not the least, ayun, yung sa Jello Pineda na vlogs. Yung Jello Pineda vlog, to be honest, yung Jello Pineda na vlogs, inisip ko talaga ano yung lalagay content dyan eh, aside yung personal ko. Parang I wanted to be another niche. Kaso I'm still in the midst of figuring out kung anong niche na yun. So kumbaga yung mga personal stuff ko na nilalagay ko doon for now. Eh, para magkaroon pa tayo ng konting content doon for the meantime. Habang di ko pa naisip talaga kung anong niche na gagawin ko doon. Pero ang dami na namin brainstorm nila Dio, some of the friends na gusto tumulong in doing YouTube. Pero for now, medyo ano tayo, status quo muna tayo ngayon. Chill muna tayo. So that's our update. Maraming salamat if you are still here up until this point of the video. Comment the words dunk sa baba para alam kong hanggang sa point na to nanonood ka pa rin. At maraming salamat, na appreciate kita. I do hope in time magkaroon tayo ng mga bagong videos, bagong labas-labas na videos. Pero for now, chill muna tayo para safety lang din tayo. That's it for now. Maraming salamat for checking on this video today, guys. And kung nag-enjoy ka sa first part ng video na to, hindi itong update video ko, please go ahead and smash that like button. And kung nagustuhan mo yung update video na to, guys, press mo na rin yung like button para at least mas maraming makapanood ng video na to. And yun na muna for the meantime. Maraming salamat again, and I will see you on the next one. Peace, guys!